Eto, kauwi ko lang. Hindi pala ako nagbukas ng ilaw. Sandali lang. Ayan, nagbukas muna ako ng ilaw kasi madilim pala. And eto, ang tagal-tagal ko nang hindi nagbablog, hindi nag-upload pala. So, ito gusto kong i-share sa inyo yung mga napamili ko sa palengke. So, alam nyo naman, yun lang naman po yung ginagawa ko. Hindi ako nasa mall, nasa grocery, nasa SNR, nasa Landers, nasa palengke. Okay? So, ito yung mga pinamili ko. Ayan. Ayan. So, konting grocery lang. Although, disappointed ako sa grocery kasi ang plano ko, 1,000 lang ang gagastusin ko. So, sabi ko, mga necessity lang naman. So, usually, yung mga necessity ko, yung mga panglinis. Yan lang naman ang necessity ko. Tapos, eto, bumili ako ng container. 175 lang yan. May paglalagyan ako. And yung mahalaga lang sa akin, yung sa palengke. Kasi feeling ko, bukod sa mas marami ako naluluto sa palengke, mura talaga. So, itong nagastos ko sa palengke, 2,000. So, pakita ko sa inyo. Ayan, kita nyo ba ako? So, ganito na lang po, okay? So, eto, meron tayong paper bag. Tapos, meron tayong open bundle, isang box. Tapos, sa palengke naman, ayan, hitik na hitik. Dalawang plastic ito, tsaka ito pa. Yan. So, pakita ko muna sa inyo kung ano yung mga nabili ko from the grocery. Starting na lang muna dito sa aking, yan, gardenia. So, ang merienda ng mga bata, tinapay. Tapos, ito yung sinasabi ko sa inyo. Tatlong lalagyan na to ng malaki siya tsaka malalim siya. So 175. Tapos ito, ba yan? So, hindi ko maaalis kasi bundle din to eh. Yan, so save 30% when you buy the second bottle, okay? So Domex pink na yung ginagamit ko kaso ito nakita ko naka-seal siya. Tapos bumili na lang din ako ng aming sabon. Ito, Kojisan. Yan yung ginagamit namin. So, meron pa kami isang ginagamit. Pero usually, magsusoap muna kami ng ganito bago kami magsusoap ng isa. Okay? Tapos, lately, sumasakit yung ipin ko. So, meron akong kinukuha sana doon. Ang mahal niya, 200 something. Pero buti nakita ko to. 73 pesos lang to, mga yads. Sensodyne for sensitive skin. Sensitive teeth. Ayan. So, lagayin muna natin to dito. Tapos ito, so kailangan ko talagang kumuha ng gunting. Yan, thank you Lord, nakapag-grocery. Talaga ako nag-grocery sana sa Pure Gold. Although mas mura naman sa Pure Gold. Kasi meron akong prestige card. So, every time na nagsha-shop ako doon, may equivalent na points na change sa peso. So, sayang din yon. Kapag naiipon, minsan nakakabili ako ng isang cosmetic, dalawang lipstick or isang lipstick. So, sayang din naman. Okay, so ito yung mga napamili ko. Kaya nga sabi ko sa inyo, 1,000 pesos lang talaga yung inaalat ko na susin sa grocery. Kasi nga, wala akong balak mag-grocery. Although, may mga nakita ko dito na kailangan ko. At saka, kailangan lang naman din ito para sa mga bata, yung pambaon nila everyday yan. Para hindi ako nahihirapan. Okay? So, move ko lang kayo ng konti. Yan. Para makita nyo naman ako. Medyo haggard. Okay? So, eto, yung unang-una. Yung sun-made coffee na sugar-free. Yan. Alis talaga ako ng sugar as much as possible. Okay, sa mga kinakain ko. So, minsan nagba-black coffee ako. Pero, hindi ko talaga siya mainom ng sobra-sobra ng black coffee. Sinasakitan ako ng sikmura or napapaitan ako ng sobra. Pero, as much as I can, nagba-black coffee ako. Kasi, pag nag-black coffee ka, na parang na-anas niya yung hunger mo for sugar. Yan. Yun yung napansin ko. So, maganda naman. Pero, ito nga, sugar-free naman. I think nasa 98 to or 120. Parang ganyan. Hindi ko na matandaan. So, 3-in-1 coffee mix na original pero sugar-free. Bili din po ako ng apat na cup noodles naman na Nissin. Okay? Usually, Lucky Me yung binibili ko pero eto, try natin. Yan. So, apat. Tag-isa yung mga bata tapos sa akin. Wala kasi malaki. Dapat malaki for us, Daddy Ryan. Kaso wala.
Tapos binili ko na din si Daddy Ryan ng coffee niya. Yan. Yan. Yung Great Taste of Supreme Toffee Hazel. Yan. Masarap to. Try nyo. Pumili lang ako ng patis. Ito mama. Century. Meron lang din akong paggagamitan. Generally, bumili lang ako ng isa nito, 145. Tapos, nung nasa cashier ako, sabi niya, ma'am, palitan natin to. Merong parang buy one, take one. Sa kanya daw dapat. So, sabi ko nga, oh, baka naman kailangan mo yan, binigay mo pa sa akin. Hindi po, okay lang po, sabi niya. So, hindi niya nabibilihin. So, binigay niya lang sa akin. So, 145 lang to. Itong dalawa na. So, naka parang 50% off. Wow! Wala pa naman niya. November 14. Pero kahit November 14 naman to, kaya naman natin i-consume. Yeah. So, ewan ko kung mahuhulaan nyo kung anong gagawin ko. So, bumili ako ng cream cheese at saka butter. Yan. Ewan ko sa inyo kung mahuhulaan nyo. Tapos, bumili din ako nito. Basil. Yan. Tapos, yung ano, meron akong binili pa. Ito. At saka ito. Yan. Mahuhulaan nyo na ba kung ano yung gagawin ko? Okay. Trending na Bourbon cheese. Yan. Try natin gumawa. Although, dapat unsalted to. Pero, let's just make it work. Yan. So, feta. Tapos, bumili din ako ng singles. Alam ko, bumili ako ng singles na... Saan na yun? Ayun. Saan akong biniling ano doon? Garlic powder. Pero every time napapansin ko, meron nga akong malaki na garlic powder, nanigas lang siya. Tapos pati onion powder. Tapos bumili ako ng maliit na plastic lang, yung parang sachet lang din na naka-plastic. Medyo marami-rami pa rin yun. Nanigas din. So, I think ito yung pinaka-best na gawin. Yan. Yung mga singles, para at least gagamit ka lang ng isa, yun lang ang bubuksan mo. Yung mga iba, ano, secured pa rin sila. So, hindi sila maninigas. Yan. Garlic granule singles. I think nasa 58 lang to. If I'm not mistaken, 78. Yan. Yung cooking oil namin is coconut oil. Okay? So, ito ang pinakamurang nakita ko. Yung UFC. Yan. Pure coconut oil naman siya. Yan. So, 113 to 1 liter na. Tapos, ang kinaaadikan namin lately is yung boybabang cornic. Itong chili cheese. Although chili cheese siya, hindi siya manghang. Okay? So, ma-cheese lang siya. Yun lang. Kaya gusto ko to kasi ma-cheese. Yan. And then, ito. Yung laki ni Pancit Canton na sweet and chili. Yan. Meron pa ako yan, pero bumili ako pang merienda lang. Emergency. Tapos, minsan, kailangan ko ng condensed milk, tapos hindi ko naman kayang ubusin yung isang lata. So, minsan, pag nagbubukas ako ng one can, nasasayang yung kalahati, lalagay ko lang sa ref. So, parang ganun. So, ito, yung nakita ko, meron palang ganito, yung sakto pack. Yan. Yan. So, pag kailangan ko ng konti, bubukas lang ako ng isa, tapos hindi masasayang yung iba. Yan, sakto pack. I think nasa 50 lang yan. Wala akong makita yung binibili kong Ram tomato paste na maliliit. So, mas mura yun eh. Nasa 13. Ito, 18 pesos to. Pero bumili na lang din ako ng isa. Baka kailanganin ko kasi. Yung tomato paste ng Del Monte. 18 pesos to. Si Georgina, mahilig siya sa ginagawa kong lumpia. Shanghai lumpia. Lumpiang Shanghai. Yung pala. So, ito yung sauce na masarap doon sa Shanghai lumpia. Yan, yung sweet chili sauce. So, bumili akong tetra pack. Sayang yung bottle. Yung tatlo lang ng Delight. Yan, tatlo. So, yan ang laman ng ating grocery box. So, move naman tayo dito sa ating palengke haul. Yan, palengke haul. So, ito naman yung mga pinamili natin from the palengke. So, na 2,000 pesos ako dito. So, meron pa akong kulang dun sa mga nilista ko gaya ng eggs at saka mung beans at saka chicharon. So parang yun lang naman. Yun lang naman yung wala sa listahan. Kasi meron akong binili dito yung ribs na hindi ko naman dapat bibilhin. Pero napilit ako ni ate. So 550 din yun. So kung wala yun, talagang pasok na pasok yung mga nilista ko sa budget ko. Okay? So 2,000 pesos, ang dami ko nang magagawa dito. Okay, so ito, unahin ko na muna to. Ano to? Atay balon-balunan. Okay? So, 175 ang kilo. Yan. 1 kilo.
So, bumili ako ng 1 kilo na kasim. Pinachop ko lang din ng maliliit dahil pangsasahog ko. So, pwede itong pangsahog sa gulay, ibang dish. So, mga 3 or 4 na dish yung magagawa ko dito. Okay, so ito yung sinasabi ko sa inyo. Oo nga, no, ba't hindi ako bumili ng pangsigang? Kasi parang mapipilitan ako magsinigang dito. Masarap kasi ang buto-buto sa mga sabaw. Yan. Okay, so, tsaka na natin problemahin, okay? 1 kilo to eh. Pero yun, 550 nga. So, ito, more than 1 kilo din to. 1.5 siguro. Okay, 400 pesos. Yung thinly sliced na pork chop. Okay, so kaya gusto ko rin bumibili sa market kasi thinly sliced siya. So, just what I like. Yan. Tapos, bumili ako nito. Konti lang. Yung chicken feet. Pinalinis ko na rin yan. Tawag, nakakatawa kasi pag bumili ka nito, pamamanicure nyo po. So, ibig sabihin na alisin yung ano, manicure. Pero ang ibig nilang sabihin, alisin nila yung nails. Yan. So, malinis na to. Konti lang naman. Then, ako lang din naman yung kakain yan. Sasahog ko pala yan sa tinola kasama nung atay balon-balunan. So, yun sa mga sabaw. So, ito, iba rin to eh. Alam ko, mag-adobo ko. So, bumili ako ng wings. Yan. So, yan yung sa mga meat. So, na 1,334 ako dyan. Na alala ko pa. So, ito naman yung sa mga gulay. Ito ko sa inyo. Ito, 75 pesos ako. Yan. Para na lahat dito. Or 85 pesos. So, meron tayong talong. Yan. 15 pesos lang to. Maganda. Yan. Prito tayo ng talong. Tapos, ito, 20 pesos. Dinagdagan na rin ni Kuya. So, yung gugulayin natin, dagdagan na rin natin ng mga ganito. Tapos, 5 pesos. Bumili akong 2. Yan. Bukod sa nag-okra water ako, parang gusto kong kumain ng, yun nga, yung ginataan ng iba-ibang gulay. Tapos, sitaw, 20 pesos. Pero hindi ako nakapamili. Oh, meron pala siyang sira. Pero okay na din. 20 pesos. Tapos, okra. Ay, kalabasa pala. Medyo malaki itong kalabasa. Sulit na to sa 20 pesos. Sana pala dinagdagan ko. Yan. Malaki siya. 20 pesos. So, yan. Para dito, na 85 pesos ako. Sulit. Okay? Yan. 85 pesos. Tapos, ito. Okay? Na 50 pesos ako dito. So, medyo mahal yung kamatis para sa akin. 30 pesos. Yan. Yan. Pero wala naman sira. Maliliit lang nga. Tapos, 20 pesos. Yan. 50 pesos. And then, ito pa pala. 100 pesos to, kalahati ng galunggong. Yan, nalinis na din. Tapos, ito yung binibili kong, plastic pang pulot ng poop. Or pang balot ng kung ano-ano. So, rolled plastic, 95 pesos to, 5 na. Sulit na yan. Tapos, last plastic. Ito. I think na 75 lang din ata. Ayan. So, ito. 25 pesos ito. Ito yung namahalan ako. Una 30. Tapos, ginawa niyan 25. Ang mahal naman po. O 25 na lang. So, ayan. Tapos to, 20 pesos. Tapos, ito yung tagte 10 pesos. Ayan. So, kailangan natin to. 10 pesos. 10 pesos. And 10 pesos. Ayan. Ibang saya. Saya lang naman. So, eto na mga yads ang ating mga napamili. Yan. Nakaka-happy talaga. Piro mo 2,000. Tapos, ilan na yung magagawa ko dyan. Tapos, ito yung mga napang-grocery ko. Yan. Medyo konti lang yung grocery. Pero, 2,500 din. Pero, happy ako dito sa aking mga palengke purchases. Yan. So, ayan nga mga yads, yung mga napamili natin. So, i-upload ko to. Sayang naman kasi. Lagi ako nag-video pero hindi ko siya na-upload. So, upload natin to para ma-inspire yung ating mga kananay na punta ng panengke. Kasi, need ko talagang mag-budget ng sobra-sobra. Kasi, hindi na ako nakaka-save ngayon sa sobrang dami ko ng mga binabayaran and all. Yung mga
hidden expenses namin or hidden purchases namin or unexpected, hindi pala hidden, unexpected purchases, okay? Na yun, syempre, bawas din po yun sa savings namin. So, hindi na talaga ako nakakapag-save kasi, yun nga, medyo lumalaki na yung mga budget natin sa kung saan-saan. And, hindi muna ako pupunta ng SNR. Promise yan. Naku, nakakabudol doon. Na lahat, 2,000 pesos yung napamili ko sa public market. Yan. So, 5 meals na yan, 2,000 pesos. So, not bad. Kasi kakain naman talaga kami. 5 po yung pinapakain ko. So, kami family of 5. Tapos, nagbabaon pa po sila. Kaya nakita nyo, madami yung aking pork chop. Kasi, medyo yun yung mga easy na pre-prepare for baon sa school. Okay? Tapos, itong mga nang pang-grocery ko, dun ako medyo na-off kasi talagang bala ko 1,000 pesos lang talaga. So, sabi ko, kunin ko lang talaga yung mga kailangan ko. And mga kailangan ko lang talaga to. Konti lang talaga, pero hindi ko alam bakit umabot na 2,500. So, check nga natin, no? Ba't di natin check yung resibo? So, yun yung mga napamili ko, mga yad. So, I hope nagustuhan nyo itong aking video. Ma-inspire kayong pumunta ng palengke para ma-stretch yung mga budget natin. So, thank you po sa pananood. Until our next vlog. Bye! Bye.